ako nga po pala si Christopher Ros na Tribes Bicol. Sa atin po ngayon, ang aking punta tayo ngayon ay ang Jesus, ang pinakapunong pare. Dito po sa Hebreo 4, talata 14 hanggang 15 po, sinasabi po rito ano, na Jesus ang pinakapunong pare. Kaya nga po, napagpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pare sa pumasok na sa kalangitan. Ano? Sa ang tutukoy po dito ay si Jesus Christ. Ano? Doon mismo sa harap ng Diyos, siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pare, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso rin siya sa lahat ng paraan. Subalit, kailanman hindi siya nagkasala. Ano dito po sinasabi sa atin dito na talagang napakahalaga ng ating mga pananampalataya. Ngunit yung ating mga pananampalataya, talagang kinakailangan sinasabi po natin ang pananampalataya po ay ito ay atas pusong paglingkod sa ating Panginoon upang sa isang bahin itaas dakilain at sa ating tagapagligtas. May sinasabi po sa atin na marami sa atin ay nakakaranas ng mga pag-uusig, mga pagsubok sa buhay na kung saan ito po ay nagiging dahilan ng ating pagiging mahina sa ating mga pananampalataya na kung saan po lagi po nating isaisip, isa puso na tayo ay napakapalad po natin sapagkat tayo po ay kitagpunan ng ating Panginoon. Huwag na po tayong bumitaw sa ating mga pananampalataya sa pagbagkos, tayo ay maging matatag. At kung ano man po yung mga problema na dumarating sa atin, mga pagsubok sa ating buhay, ipabayan na po natin ito sa ating Panginoon, ipabayan natin kay Lord. Magamat na yung mga tao na sa atin ay nanguusig, ang ating mga panangga o ating mga sandata po dyan, yung pananampalataya, ipanalangin na lang po natin, ipag-pray na lang, maging kalma lang po tayo sapagkat ang ating pananampalataya, kailanman ang ating puno, dakilang puno po, anong parang punong pare natin ay si Jesus Christ. Tayo po ay mananampalataya sa Kanya, sumusunod po tayo sa kung ano man ang Kanyang mga inuutos po sa atin, ang ano man yung mga katuruan po na sa atin ngayon bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, kinakailangan po natin patatagin ang ating mga pananampalataya. Sapagkat ang ating mananampalataya, iyon po bibigay sa atin ng kaligtasan. Sabi nga po dyan sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya sabi nga po dyan sa ating si Jesus Christ yung daan at ang katotohanan ano, at ang buhay na walang hanggan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ano, kaya po talaga yung napakahalaga na bilang kinatagpo na tayo ng Panginoon, maging matatagpo tayo. Huwag po tayong magpapadala sa mga pagsubok na tayo ay nagkakaroon ng kailangan. Napagkat normal na po ang ating kailangan, sabi nga po yan ang ating Panginoon, ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Pagkamat po ang ating pananampalataya po ay matatag, hindi po nagkailanman sapagkat ang biwan niyo po, si Diyo ay talaga na po ng Panginoon na wala na po siyang magagawa sa atin kundi tayo ay nilangin. Kaya nasa atin na lang po kung paano po natin i-handle ang ating mga pananampalataya. Kaya sinasabi nga po, ang pananampalataya ay lagi nating isa sa puso. Sapagkat ang ating mga katawan dito sa lupa, ay ito po ang templo ng Panginoon dito sa lupa. Kaya dapat makita po sa atin ang pagiging maka-Diyos na kung saan ang templo ng Panginoon sa lupa ay makita natin sa ating mga sarili. Kaya ganun din po, ang mga tao tayo ay inuusig sapagkat tayo ay nananampalataya. Na naging iba na po tayo no, kung nung hindi po tayo kinakatagpo ng Panginoon. Ordinary lang po sa atin ang mga pagkakasala, hindi tayo napapansin ng ating kapwa. Ngunit ngayon po, bilang isang tayo mananampalataya, tayo po ay napapansin na inuusig kung ano-ano mga pagsubok. Bago tayo ay mabitin na lang po tayo sapagkat alam natin na ang ating mga pagsubok sa buhay, ating mga lupasal, ang ating mga problema, ipabayan natin sa Panginoon kung tayo ay mga pag-uusig sa ating mga sarili. Ipag-pray na lang po natin ang Lord. Maghahayaan na lang po natin sila sapagkat tayo ay nakakaunawa. Ang ating pinakadakilang punong pare ay ang Panginoon. Alam po natin na tayo ay nasa tamang daan ng pananampalataya. Kaya nga po, sinasabi bilang po tayo ay mga sumusunod tayo kay Jesus Christ, tayo po ay maging matatag. Huwag po tayong panghihinaan, pagpatuloy lang po natin sapagkat ang manatili po hanggang sa wakas ay magkakaroon po ng kaligtasan. Ano po, kailangan po natin talaga na manatili tayo hanggang sa wakas. Huwag po tayong magpapadala sa mga
pagsubok sa ating buhay, mga tentasyon na nangyayari sa ating mundo. Kaya hayaan na lang po natin na hayaan na lang po natin na ang Diyos na lang ang husga sa kanila sa mga tao na nawa. Pag-pray natin, nakatagpuin din sila. Nawa po sa kaunting na-share ko sa inyo, ay may natutunan po tayo na kung saan ang napakahalaga po ng pananampalataya na ang ating pananampalataya ay nasa ating mga puso at nakikita rin sa ating mga buhay. Kung saan ang Panginoon ay ang magbabago ng ating mga buhay.